Inihayag ni Attorney Harry Roque na pagsisisihan ng mga politiko ang ginagawang panggigipit kay Pastor Apollo Quiboloy at sa SMNI. Kung bakit, alamin natin sa report ni Almar Forzuelo. The demonstrators blocked their advance. Buwan ng Pebrero taong 1986, nagtipon-tipon at nagkaisa ang milyon-milyon Pilipino sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Bit-bit ng mga ito ang iisang layunin at ito ay ang mapatalsik sa pwesto ang nuy pangulo ng bansa na si Ferdinand Marcos Sr. Ang nagkakaisang boses ng sambayanan noon ay naging matagumpay at nakaukit na sa kasaysayan. Ngayong taong 2024, mauulit kaya ang ganitong pangyayari? Ang planong pagpapatanggal sa parangkisa ng SMNI, umano'y panggigipit kay Pastor Apollo C. Quiboloy at ang kaliwatkan ng problema ng bansa, ang dahilan kung bakit araw-araw kinakalampag ng libo-libo mga Pilipino ang Liwasong Bonifacio. Ayon sa dating tagapagsalita ng Malacañang na si Attorney Harry Roque, pagsisisihan ng mga politiko ang ginagawang panggigipit ng mga ito sa mga inosenteng Pilipino. Anya, kilala na ngayon ng mga Pilipino kung sino mga politiko ang kanilang isusuka dahil sa patuloy na panggigipit. Yan po yung pagsisisihan ng mga politiko. Kasi ang ating sugo ay itong si Andres Bonifacio at alam nila na ang mga Pilipino isusuka ang mga kalaban ng karapatan, isusuka ang mga lahing mga api, isusuka ang mga tao na pumapatay sa demokrasya. Dagdag pa nito, dahil anya sa ginagawa ngayon ng gobyerno laban sa butihing pastor, ay maituturing na milagro dahil sa wakas ay lumantad na sa publiko ang tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Akala nila ang pagpapakasok kay pastor ay katapusan na. Hindi nila alam. Yan ang milagro inaantay natin! Kaugnay nito, upang hindi na dumami pa ang may galit sa gobyerno, mayroon namang payo si Attorney Harry sa mga politiko na nasa katungkulan. Ay nako, ang mga tao na nais manggipit dapat nag-iisip din dahil pag di sila nag-isip, binibigyan nila ng pabor ang mga taong nais silang gipitin. Para sa Diyos at sa Pilipinas, umahal, Almar Forzuelo, SMNI News.